So ayan guys, yan yung mga GoPro case ko ng Hero 7 ko. Compatible din to ng Hero 5, Hero 5, 6, and 7. So iko-compare natin sila. So ito yung bagong case natin, yung Tisoner. Tapos ito yung original na GoPro case natin. And ito yung metal cage ko ng Hero 7 na modified. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba nila and ano yung mga advantage nila. So basically, kukumpira natin sila lahat, kumbaga aftermarket versus original cage, original case. Okay? So ayan guys, bali unahin natin yung mga hindi ko nagustuhan sa Hero 7 case, kaya ako naghahanap din ng magandang case para sa Hero 7 ko. So, ito, unahin natin siya. Unahin natin yung original case. So, yung original case kasi guys, ang isa sa hindi ko nagustuhan dito is yung latch niya. Sobrang higpit. Kumbaga, sobrang sakit sa kamay. Bubuksan mo, tatanggalin yung GoPro. Kumbaga, parang matatanggal yung kuko mo. Ayan. Kaya, yun yung ayaw ko sa original na case. Tsaka, ito pa. Kung sakaling magta-transfer ka ng data, hindi mo mabubuksan yung door dito kasi kulang yung space para mabuksan mo ito. Every time na magta-transfer ka ng data mo, kailangan mo pang tanggalin sa case niya. Ang isa pa, alam naman natin na ang GoPro, kapag ginagamit mo yung full potential niya, malakas kumain na battery yan. So, 1 hour o 50 minutes, ubos na agad yung battery niya. So, kailangan mo magpalit lagi ng battery. Ang problema, kapag magpapalit ka ng battery, kailangan mong buksan ulit yung napakahirap na buksan na latch niya. Oh. Alright. Ganyan siya, guys. Kapag natanggal mo na sa case niya, pwede mo nang buksan yung USB Type-C mo or pwede mo nang palitan yung battery mo. Yun yung nakikita kong problema natin sa original case. Ngayon, bumili ako ng cage na mas maganda o kumbaga mas matibay, kumbaga pangharabas. Ayan, pero originally guys, black ito and meron pa siyang sarado dito dati. So ilagay natin yung GoPro ko. So nagtataka ka siguro saan na yung two prongs niya yung nakalagay dito. Paano mo na imamount ito kung wala na yung dalawang prongs niya dito? Dahil yung design ng nabili kong case, pwede mong ilipat-lipat yung prongs niya, two prongs. Originally kasi yan, dito siya. Ganyan siya. Ngayon, itong two prongs niya na to, pwede mong ilipat sa taas. Ayan, meron na siyang nakareding paglalagyan dun sa taas. Magiging ganyan siya. Ayan na yung kinalabasan niya guys. So kung nagtataka kayo bakit binutasan ko dito sa wipet, ang main reason ko guys is easy access sa battery niya. So ganito yan, papakita ko sa inyo guys kung bakit ganun yung ginawa kong design, ay bakit ganun yung ginawa kong DIY. So ang magiging itsura ng GoPro mo is ganito siya. Magiging baliktad na siya, nasa baba na yung lens niya. Don't worry guys kung nasa baba yung lens niya kasi mag-auto-rotate naman yan kung naka-on yung auto-rotate ng GoPro mo. And wala rin problema yan sa angle. Kasi kumbaga parang bumaba lang ng pwesto yung lens mo. Konting-konti lang naman. Pwede mo pa rin ilipat ng angle yan kung gusto mo. Ngayon, ang main advantage naman nito, yung sa may battery niya. Ayan. Easy access na yung battery mo. Pwede mo nang tanggalin anytime. And pwede mo na rin buksan anytime kapag magta-transfer ka ng data mo. Ayan, napaka-convenient ng DIY ko na ito guys. Napakaganda. Pero ang hindi ko nagustuhan sa cage ko na to is napakabigat niya. Triple yung weight niya sa original case niya. Pero kung sa tibay, mga 10 times ang tibay nitong case na to kaysa dito sa original. Yun nga lang, ang drawback talaga, medyo mabigat siya. Well, hindi naman nakakangawit sa kamay. Kayang-kaya naman kasi wala pang 1 kilo yan. Pero, ang problema, sa mga pagmamountan mo, lalo na kung mabibrate yung pagmamountan mo. Kunyari, sa motor, kapag mabibrate yan, laging yumuyo ko.
kasi mabigat siya. Pwede mong higpitan ng higpitan, pwede. Pero kapag plastic yung mount mo, medyo may konting flex kasi medyo mabigat nga yung case mo. So ayan. Ngayon nakahanap ako ng isang case na sakto lang and at the same time easy access na agad yung GoPro mo. Ito siya, yung tensioner. So ipapakita ko sa inyo kung paano to, guys. Ayan. Ang kagandahan ng tensioner, guys, pag bubuksan mo yung case, andito na sa side yung latch niya. Mas madali na siyang buksan kaysa sa original case. Ayan. Pag ilalagay mo yung GoPro mo, i-slide mo na lang siya dito. Ayan. Lock. So, ayan na siya. Yung problema nating side door kanina dito sa may original case na maliit. Ayan. Easy access na siya dito. Pag change ng battery, mas madali na rin. Kasi, i-slide mo lang siya pataas. Mas mabilis kaysa sa original na case. Tingnan nyo to, guys. Papakita ko sa iyo. Kabubukas ko ng original na case, dumudugo yung kuko ko. Ayan, nasugat. Kabubukas ko ng original na case ko. Yun ang problema ko dito sa original na case na to. Sobrang hirap buksan. Halos walang grip na makita dun sa pagbubuksan mo. Ayan, no? Sobrang liit. Talagang kuko mo lang. Yun yung advantage ng tensioner GoPro case. Lightweight, easy access yung mga doors niya. Ayan. Yan yung nakikita kong advantage ng tensioner case. Ayan, papakita ko sa inyo ha kung bakit. So ito yung ginagamit kong helmet, guys. Subukan natin dito sa my original na GoPro case natin. Aray ko. Yun ang pinakaayaw ko dito. Ang sakit tanggalin. Ayan. So, ayan siya, guys. Para sa akin kasi, mas maganda para sa akin yung route na every time na malalobat, papalit ako ng batteries. Ayan. So, every time na magpapalit ka ng batteries, kailangan mo pampaluwangan ulit yung GoPro mo para may tilt siya pababa. Ayan. Ubuksan mo. Tapos, tatanggalin mo dito. Ayan. Tapos, palit battery. Ayun. Napakahabang proseso, guys. Tsaka ang ayaw ko pa dito, tuwing magpapalit ka ng battery, kailangan mong itilt yung case mo para lang matanggal yung GoPro. Lalo na kapag nakaayos tamang angle ng camera mo, hahanapin mo na naman yung angle na yon para hindi masyadong nakataas or nakababa yung camera mo. Yun yung ayaw ko dito sa original case ng GoPro. Kapag gamit natin itong bagong case na to ng tensioner, ganun lang siya. Open. Ilulusot mo yung GoPro. Sasara. Ayan, naka-angle na yung aking camera, guys. So, kapag nalobat, hindi mo na kailangan itilt para matanggal yung mismong GoPro mo. Bubuksan mo na lang dito sa side. Ayan. Open. And remove yung GoPro. Palit battery. Ganun kabilis, guys. Kaya mas maganda itong cage na ganito. Hindi mo na kailangan itilt or hindi mo na kailangan ibaba pa yung nakapesto ng GoPro mo. Kumbaga, maganda ito para sa mga motovloggers talaga. Ayan. Kung paano isara, ganun din. Ayan. Diba? Kaya mas gusto kong ginagamit yung GoPro Hero 8 ko sa motovlogging, sa may helmets ko. Kasi yung battery door niya nasa side. Kumbaga nakalagay na sa tamang angle yung camera natin, bubuksan mo na lang dito sa side. Ayan. Palit battery and memory card niya dyan. Kaya mas gusto ko yung Hero 8 ko sa helmet setup ko. Ngayon, dahil meron na tayong bagong cage, pwede ko na rin ilagay ito sa isang helmet ko. Easy access na rin yung battery niya. Or, gamitin ko pa rin ito. Mas mabilis ang access nito, guys. Kaso yun nga lang, mas mabigat. Mas mabigat siya. Layo. Pero kapag gagamitin ko sa front cam, ito pa rin siguro ang gagamitin ko.
kung gusto niyo ng ganitong case, maglilink ako sa description para easy access niyo na mapupuntahan niyo na agad, hindi niyo na kailangan maghanap. Or kung may mga katanungan kayo sa mga DIY ko, mga weird DIYs ko, ayan, comment lang kayo down below para subukan ko sagutin lahat yan kung may time ako. So ayan lang guys, salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on the next one. Peace.